ating ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral dito sa Ebanghelyo ni Marcos at sa ika-apat na po isang bahagi na tayo ng ating long journey dito po sa The Gospel of Mark. Ano po kaya ang magiging damdamin ninyo kung sasabihin ko sa inyo ngayong araw na ito na kinakailangan na nating iwanan ang ating mga trabaho, iwanan ang ating mga negosyo, ipagbili ang ating mga ari-arian, ang mga mahalaga nating kasangkapan, maging ating mga shares of stocks kung meron man, at tayo ay maglingkod na lang sa Diyos, pumasok sa ministeryo tulad ko. Siguro isipin nyo, nawawala na yata sa katinuhan sa pastor. Nawawala na yata sa tamang bait. Parang iniisipin siguro ng iba, sino ba ako para magputos sa inyo ng ganyan? After all, ang Kristyanismo ay walang kinalaman sa pera. Ito'y may kinalaman sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. O parang rin naman ang iba ay isipin, siguro na-impluensyahan ako ng mga kulto na naglipa na rin sa ating panahon ngayon. Di ba't may mga kulto na nagsasabi o dahil malapit nang dumating si Kristo ay kinakailangan na tayong mag-resign sa ating mga trabaho at maghanda na lang sa kanyang pagbabalik. Nangyari yan sa nakaraan, di ba? Isa dyan si Harold Camping, yung kanyang sabing end of the world na. At marami mga naniwala sa kanya. Ibinenta ang kanilang mga shares of stocks, ibinenta ang kanilang mga ari-arian, ibinenta ang kanilang mga bahay, at inihanda nila kanilang sarili sa end of the world. Mga kapatid at mga kaibigan, magayon magkalala, hindi pa gagawin yan ngayon. Pero gusto ko sabihin sa inyo na may mga pagkakataon ang ating Panginoong Jesucristo ay hinihingi niya sa mga tagasunod niya na iwanan ang lahat, alam-alam, sa kanilang pananampalataya. Kung iyon naalala, ang mga alagad, si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, ay mga mangingisda. Nung sila'y tawagin ng Panginoon sa Kristo, sinabi sa kanila, halit kayo, sumama kayo sa akin, iwanan na ninyo ang mangingisda, gagawin ko kayong tagapamalakaya ng tao. Fishers of men. At hindi lang ang apat na mga alagad na ito, marahil ang pang kanyang mga alagad. Tulad ni Mateo na isang tax collector, malaki ang kanyang kinikita sa kanyang trabaho. Iniwan niya ito at siya'y sumunod sa Panginoon sa Kristo. At maaaring handa na tayong sabihin, maaaring pastol yan ay exemption to the rule. At totoo yan, pero now we are faced with this story. The story of the rich young ruler. At dito sa pagkakataon ito, ang lalaking ito ay lumapit sa Panginoon at sinabi sa kanya na gusto niyang maintindihan at malaman kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan at ang demand ng Panginoon sa kanya. Ibenta mo lahat ng iyong ari-arian, ibigay mo sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin, ikaw ay magmamana ng kayamanan ng Panginoon. Now, mabigat-bigat ang sinabi ng Panginoon sa lalaking ito. Siguro madali natin siyang husgahan. Sa kanyang, sa kwentong ito siya ay tumalikod at nalungkot at hindi ginawa ang inutos ng Panginoon. Madali natin siyang husgahan. Pero siguro mas magandang ilagay natin saglit ang ating mga sarili sa sapatos ng lalaking ito. At narito si Jesus sa harapan mo, nakatayo, at sinasabi niya sa iyo, ang sinasabi niya sa lalaki. Kung sakasakaling narito si Jesus at nakatayo sa harapan mo at meron siyang i-demand sa iyo na iwanan, ano sa palagay mo ang hihingiin niya na iwanan mo alang-alang sa pagsunod mo sa kanya? Ano sa palagay mo ang hihingiin niya sa iyo na iniisip mo na lubhang mahalaga sa iyo at mahirap mong iwanan ito? Pero hinihingi niya, iwanan mo ito
bilang pagsunod mo sa kanya. Sino kaya sa atin dito ang totoong isinupo na ang lahat para kay Kristo? Sino kaya sa atin dito ang makapagsasabi na buong-buo at walang kondisyon na ating ipinagkatiwala na sa ating Panginoong Jesus ang bawat detalye at ang bawat aspeto ng ating buhay? Sino kaya sa atin dito, more simply, ang makapagsasabing naipasa ko ang pagsubok na hindi naipasa ng lalaking ito na nakausap ng Panginoon? Mga kapatid, ngayon kong umaga, nais kong dalhin sa inyo ang mensahe mula sa mga talatang binasa sa atin. The blessing of eternal life is worth giving up everything. Ang pagpapala ng buhay na walang hanggan ay higit na mahalaga. Ano ba pwede natin iwanan ang lahat? And as we approach this passage, let me divide this in four sections, which I consider to be its natural outline. Meron pong natural outline ito pong binasa sa atin ngayon. At ang una po, tingnan natin ito sa kaniyang crucial question. Meron pong isang matinding tanong. Pangalawa, the challenge given. Pangatlo, the cheerless response. Pangapat, the concluding remarks. First, the crucial question. Now, dito po, sa tanong ng lalaki ito, tingnan natin ito sa tatlong bahagi. Una, tingnan natin, what? Ano ang tanong? What is the question? Lumapit ang isang lalaki sa ating Panginoong Jesucristo at sinabi niya, mabuting guro, ano ang aking gagawin upang ako'y magmana ng kaharian o ng buhay na walang hanggan? What must I do to inherit eternal life? Now, this is a question of all questions. Sa aking palagay, ito po ang pinakamahalagang tanong sa lahat ng mga tanong. Pero pa kayo naisip na tanong na higit na mahalaga rito? Papaano ako magmamana ng buhay na walang hanggan? Meron ba kayong naisip na tanong na higit na mahalaga sa tanong na yan? Ito po isang tanong na may kinalaman sa pinakamahalagang usapin na haharapin ng bawat isa sa atin. Have you asked that question? Tinanong mo na ba yan sa iyong sarili? Naitanong mo na ba ang tanong na yan? Paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Paano ko matitiyak na ako'y magmamana ang kaharian ko lang? Alam niyo mga kapatid, higit na mahalagang tanong, isa sa mga pang-araw-araw nating tanong, may papakain ko sa aking pamilya ngayon? Sana kukuha ng pagkain para sa aking pamilya. Sana kukuha ng gamot para sa isang anak ko na ngayon ay inaapoy ng lagnat. Wala akong pera. Saan? Ang papaano ko mabibigyan ng proteksyon ng sarili ko at ang aking pamilya dahil may paparating na bagyo na higit daw na malakas kaysa kay Yolanda? Mahalaga ang tanong na yan, pero talagay ko yung higit na mahalaga ang tanong na yun. What must I do to inherit? Dalawa lang po kasi ang alternatibo eh. Sa bawat tao na nabuhay sa planetang ito, ang alternatibo ay dalawa lang. Ito po ay maaaring buhay na walang hanggan o walang hanggang kamatayan. Ito po ay maaaring walang hanggang kagalakan o walang hanggang kapalitan. O walang hanggang pakikisama sa presensya ng Diyos o walang hanggang kapaitang mawala sa presensya
수리한것같아요 I'm very crucial at this time. 황하나와 Who? 씨노안갔다노 Who asked the question? 나씨디도사울랍니마르코스아요카이마르코스이상랄라키사비냐아이이상랄라키파탁봉루마핏사카니야 Pero ito po pangyayari nito ay naitala sa tatlong Gospels, Matthew, Mark, and Luke. Sabi naman ni Mateo, itong lalaki ito ay young man, bata pa siya. Ibig sabihin, maaaring ganda mga kabataan lalaki na naririto. Pero kay Lucas, ang kanyang ulat naman, ang lalaki ito ay ruler, tagapanguna o pinuno. Most probably, ayon sa mga commentators, siya ay pinuno ng isang local synagogue sa kanilang lugar. Pero silang tatlo ay sumasang-ayon na ang lalaking ito ay mayaman. Kaya nga nandoon, doon hinalo yung titulo na The Rich Young Ruler. Now, very interesting mga kapatid. Sapagkat kung siya ay isang bata pa, o isang kabataan pa. Bihira sa isang kabataan na mag-isip sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang kaluluwa, di ba? Salamat at maraming kabataan dito. Pero mas maraming mga kabataan kung ilalagay niya sa listahan ng kanyang prioridad ang usapin ng pananampalataya, maaaring nasa huli yan. Sapagkat ang tingin niya, mahaba pa ang kanyang buhay. Marami pang taon na kanyang pagdadaanan para pag-isipan ang kanyang espiritual na kalalagayan o ang mga bagay ng Diyos. Pero nakakatuwa sa mga ito'y bata pa at isang kabataan, nag-isip na sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Pero hindi lang yun. Siya isang mayaman. Alam natin na karamihan sa mga tao mayayaman, ay nagbabaliwala sa usapin ng pananampalataya. At sa mundo ngayon, ang mga bansa at mga lugar na hindi na kumikilala sa Diyos o nagsasabing walang Diyos, ay makikita karamihan sa mga bansang mayayaman sa Europa. Sapagkat mas marami mga mayayaman ay nag-iisip na ang mga usaping may kinalaman sa Diyos ay para sa mahihirap lang. At maaaring iniisip din nila kaya nilang bilhin ang lahat ng bagay. At kung kailangan na talagang bilhin, magiging kaligtasan, gagawin nila na sila ng pera. Well, often deludes people that money can buy everything even salvation. Number three, how the question asks. Now, pansinin natin, sabi rito na lumapit ang lalaking ito ng patakbo. At pagkatapos ay lumuhod sa harapan ni Jesus sa talatang 17. Now, hindi po normal na kaugalian ng mga tao may mataas na posisyon at mga mayayaman noon na tumatakbong palapit sa isang tao para sa isang ordinaryong tao at tapos luluhod pa at siya salubungin niya at para ipakita ang kanyang pagkristeno. Hindi normal yan sa mga taong mayayaman, nasa taas, matataas ang posisyon noong unang panahon. Parang isipin niyo, gano'n bang nakita kayo na napanood sa telebisyon na ang presidente ng isang bansa, maring Amerika o ng Pilipinas, na tumatakbo para salubungin lamang ang isang tao na mas mababa ang kanyang kalalagayan sa kanya? Nakita niyo ba ang reyna ng Inglaterra na tumatakbo para salubungin ng isang mamamayang ng kanyang bayan? Wala, di ba? Pero mapapansin natin na itong lalaki ito'y tumatakbo at lumuhod pa sa harapan ni Jesus. The sense of urgency made him set aside the customs. Nadama niya, marahil, ang masidhing pangangailangan ng oras na yun. Ay, naisip niya. Babangat ako'y bata pa at mayaman din. Ang buhay ay hindi
pangmatagalan. Ang kamatayan ay dumarating sa anumang pagkakataon at sa anumang sitwasyon. Maikli lang ang buhay. Ay, naisip niyo yung bagay na yan. Life is going, is not going to last forever. And death may come anytime. Kayo ba, nakaramdam na kayo ng ganyang klase ng urgency? Nakaramdam na ba kayo ng masidhing pangangailangan? May kinalaman sa inyong kaluluwa? May malasakit ba kayo sa kung saan napupunta ang inyong kaluluwa pagkatapos ng buhay dito sa mundo? Kapag kayo umati ng mga funeral services, kapag dumadalaw kayo doon sa mga namataya na, ay isip nyo ba yung sarili nyo? O nandun lang kayo para makiramay? Hindi nyo pero pag-iisipin na maaaring isang araw, kayo naman ang hihiga sa puting sisidlang yan at paglalamayan. Tingnan natin ang pangalawa. The challenge given. Napapansin natin na ang Panginoong Jesucristo matapos na lapitan ng lahat ito ay agad siyang hinangon. Mayroon challenge ang Panginoon sa Kanya. At ang challenge ay sa pamamagitan ng tinatawag nating batas o commandments. So, the challenge of commandments. Anong sinabi niya sa lalaking ito? Sa talata, lalabing siyam, nalalaman mo ba ang mga utos? Huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksisa kasi kasinungalingan, huwag kang mandaya, ikalang mong iyong mati na. Binabit ito sa Ten Commandments. Hindi ibig sabihin na yung Ten Commandments ang paraan ng kaligtasan, pero binabit niya roon. Bakit? So, natin sa Roma, Kapitulo 3, talatang 20, sa pamamagitan ng batas, nalalaman natin ang ating kasalanan. For by law is the knowledge of sin. Ang batas ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kamulatan at kamalayan sa kalalagayan natin bilang makasalanan. At ito ang ginagawa niya sa lalaki ito. Gusto niya ng Panginoong ipaunawa sa kanya ang kanyang pagiging makasalanan, ang kanyang kalikuan, at ang kanyang karamdamang espirituwal. Gusto niya na maunawaan ng lalaking ito ang tunay na ugali ng kanyang puso sa pamamagitan ng batas. At alam niyo mga kapatid, ang ginagawa niya, unti-unting inilalantad ng Panginoong Jesucristo ang totoong ugali ng puso ng lalaking ito. Pansinin niyo, sa talatang 20, ano ang naging tugon ng lalaking ito matapos niyang banggitin ang ilan lang sa mga batas? Hindi binanggit ang Panginoon sa Kristo ang buong batas, ang Ten Commandments lahat. Binanggit niya lang ang ilan dito. Ano ang naging tugon ng lalaking? Sa talatang 20, ang sabi niya, all these things have I kept from my youth. Lahat ng yan ay ginawa ko na mula pa ng aking pagkabata. Ano yung inilalantad ng Panginoon? Inilalantad siya. Diba? At bago ko sabihin pa yan, bago patuloy pagpaliwanag yan, sa account ni Mateo, Matthew chapter 19 verse 18, nung sabihin ni Jesus sa lalaki ito, alam mo na ba yung utos? Nalalaman mo ba ang kautosan? Alam mo kung ano sagot ng lalaki? Matthew chapter 19 verse 18, ang sagot niya sa English ay, which ones? Alin sa mga utos? Hindi ko matandaan yung minsan nakausap po ang Amerikano kung sino man yung pinipilit kong hagilapin sa isip ko. Pero naalala ko, nung minsan na itinanong ko siya, sabi ko, ano na sa mga bansa, ano na sa mga lugar sa bansa ng bansang Pilipinas ang narating mo? Alam mo, sagot niya sa akin? Name it. Name it. Ano yung sabihin? Ha? Parang pinagmamalaki niya. Lahat narating ko! Sabihin mo nga kung meron pang
isang lugar sa bayang ito na hindi ko pa napuntahan? Name it! Minsan, narinig ko sa isang interview sa isang senador, no? Ay, hindi ko napapagkita yung pangalan niya, pumanaw na yung senador na yun. Eh, pagkatapos eh, may isang reporter. Yung pumunta siya sa bahay ng senador na ito. At isa sa pinagmamalaki ng senador na ito ay ang kanyang library. Malaki yung kanyang library. At tinanong siya ng reporter. Tinanong siya ng reporter. Sabi niya, ano po ba ang mga klase ng libro na meron kayo dito sa library na ninyo? Dahil ito ang pinagmamalaki niya. Eh, laki ng kanyang library sa kanyang bahay. Sabi niya, name it. No? Parang sinasabi niya, meron pa ba ako nakakaligtaan? Na dito na naman ako, na wala dito sa library ko? Anong gusto kong sabihin mga kapatid? Ito pong challenge ng Panginoong Jesucristo sa lalaki ito ay naglalantad ng self-righteousness niya. No? Inilalantad nito yung ugali ng puso niya na sinasabi niya sa kanyang sarili, ako'y matuwid kaysa sa mga nakaraan. Parang sinasabi niya in effect, ano pa ba sa ano pa bang mabuting bagay ang idadagdag sa mga nagawa ko ng maraming mabuting bagay mula pa ng ating pagkabata. So, unti-unti sa challenge ng Panginoon ay nilalantad niya ang ugali ng lalaki. He is a self-righteous man. Pero, let's go to other challenge. The challenge of complete surrender. Verse 21. Huh? Ano yung complete surrender? Sa verse 21, sabi ron, si Jesus pagtingin sa kanya, minahal siya at sinabi, isang bagay! Isang bagay ang kulang sa iyo. Umayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa lukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod sa akin. Dito makikita natin na hindi lamang ipinakikita ni Jesus ang sintomas ng problema ng lalaki ito, kundi tulad sa isang doktor na umuopera ng katawan ng tao, ng surgeon, gusto niyang buksan ang puso ng lalaki ito at ipakita ang pinakaugat ng kanyang problema. At alam niyo ba kung ano yun? Kasama rin yun sa Ten Commandments, sa ikasampung utos na hindi binanggit ni Jesus. Ano yung sa ikasampung utos? Huwag kang mag-imbot. Thou shall not covet. Ang problema niya, hindi ang kanyang kayamanan. Ang problema niya ay ang pag-iimbot niya sa kanyang kayamanan. Ang problema niya ay hindi ang kanyang pera, kundi ang kanyang pagmamahal sa kanyang pera. Ito'y Diyos na niya. At sa tingin niya, hindi niya kayang ipagpalit ito maging sa kayamanan. He cannot give up his will even for the sake of heavenly and eternal reality. Ito kung pangyayari ito, mga kapatid, ay hindi nagtuturo sa atin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa sampung utos o sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa o may bahagi tayo sa kaligtasan. Ang kaligtasan po ay gawa lang ng Diyos mula sa simula hanggang sa dulo, mula sa simula hanggang sa pagbuhusto, gawa lang yan ng Diyos. Ang Ama ang nagplano, ang Panginoong Jesucristo ang nagsakatuparan sa pamamagitan ng kanyang buhay at ang kanyang ginawa doon sa krus, ang Espiritu Santo ang nagpaliwanag sa atin upang sa ganun makatulong tayo ng may pananampalataya sa panawagan na si Jesus lamang ang kaligtasan. Pero nais kong sabihin, mga kapatid, na ang tunay na pananampalataya, ang tugo ng pananampalataya, ay nangangailangan ng buong-buong pagkakasakop. The response of faith involves total
surrender. Hindi lang ito pagtitiwala na si Kristo ang natatangin tagapagligtas, kundi buong-buong pagpapasakop ng buhay mo na siya lang ang Panginoon mo at wala nang iba. Hindi po ito kalahating puso ay kay Jesus at ang kalahating natitira ay para naman sa gusto mo. Kundi ito'y buong commitment. It is a wholehearted commitment to which one is ready to do away with the things that might hamper his faith. Handa nang iwanan ang lahat, buong-buo, at handa nang iwanan ang mga bagay na mahalan upang hindi niya maibigay ang buong-buong tiwala sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang eternal life is worth surrendering. So I ask you today, ano yung one thing? Ano yung iisang bagay na humahadlang para hindi ka makapasok sa kaharian? Ito ba yung mga sikreto mong kasalanan? Ito ba yung mga damdamin mo na hindi tama? Ito ba yung iyong pagmamataas? Ito ba yung mga barkada mo na hindi mo maiwan? Ito ba yung maling relasyon na iyong pinasok? Ito ba yung pang-araw-araw mong mga worries? Pang-araw-araw mong mga pangamba at dahil sa dami ng pangangailangan? Ito ba yung iyong kayamanan? O ito ba yung iyong kahirapan? Ito ba yung kapalitan na iyong inaalagaan dito sa iyong puso lalang sa isang tao? O ito yung takot na maaaring lumayo yung mga taong mahalaga sa iyo? Maaaring yung trabaho mo, o negosyo mo. Ano yung one thing para gusto mo maibigay ang buong puso mo sa Panginoon? Nais mong sabihin, gaano man niya kasimple, kung niya ay hadlang, dapat mo yung pagsisihan, dapat mo yung iwanan, kay Jesus na lang. Tingnan natin ang naging tugon ng lalaki. The cheerless response. Matapos sabihin niya ng Panginoon sa Kristo, anong sabi? Nalungkot ang lalaki. Sapagkat ang kanyang puso ay nadaya ng katotohanan na nadaya ng kaisipang ang napakahalaga sa kanya ay ang kanyang kayamanan. Napansin natin yung reaction niya, yung cheerless response, yung kanyang kalungkutan ay makikita natin sa unang-una sa reaction ng kanyang mukha. Dito sa English, ang ginamit na salita ay his face fell off. No? Bumagsak ang kanyang mukha. Dito sa Tagalog, nanlumo. Bumagsak ang kanyang mukha. Okay. Ako naniniwala na madalas, hindi man lagi madalas, na ang ating mukha ang salamin ng ating kaluluwa. Narinig niyo na yan? Face is the mirror of our soul. Hindi naman sa lahat ng panahon, tama yan. Kasi may mga tao talagang nakasimamot, pero hindi naman talaga simamot. Hindi naman talaga siya galit sa iyo. Talagang simamot, mukhang talaga yung mukha na tsurang si Mamon pang talaga. Yung mga ganyan talaga. No? Meron namang laki nakangiti, pero talaga hindi naman siya talaga naman. Parang ngiti lang talaga siya, pero marami siyang galit sa isa. So, alam ko yun. Pero, most of the time, our face is the mirror of our soul. Ako po, ay nagsimulang kumarap sa mga tao para mangaral sa edad kong 17 taong gulang. 17 years old. Ang unang-unang pagtayo ko sa harapan ng mga, hindi naman sa pulpit, hindi sa church, sa isang, sa campus ministry ng aming iglesia noon, sa high school, doon ako nagsimulang tumayo sa mga tao para mangaral. At mula noon, hanggang sa mga susunod na mga panahon, hanggang sa maging pastor ako, at least, alam ko na yun. Alam ko na, kapag yung mga tao nakikinig sa akin, sa mukha lang nila, nahuhulaan ko kung yung mga tao nakikinig sa akin ay interesado sa sinasabi ko o hindi. No? Sa mukha ba yan? Nakikita ko na
kung yung sa mukha pa lang kung lumalaban siya o sumasamayan siya sa sinasabi ko. Hindi naman lagi nagiging totoo, pero madalas nagiging totoo ang mga tumulan. Dahil ang mukha ang salamin natin. Bumagsak ang kanyang mukha. Sumunod, ang sabi, siya'y tumalikod. He went away. A very sad statement. He went away. Sabi niya, siya'y tumalikod sa natatanging persona na makapagpapatawad sa kanyang kasalanan. Siya'y tumalikod sa natatanging persona na makapagbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Siya'y tumalikod sa natatanging persona na pwedeng magdala sa kanya sa harapan ng Diyos na matuwid at alisin ang kanyang pagiging makasalanan at tanggapin ang katuwiran niya para sa kanyang sarili upang siya'y tanggapin ang Diyos na matuwid sa kanyang harapan. Siya'y tumalikod sa natatanging persona na dapat umuupa ng kanyang puso. He went away. He went away unrepentant. Siya'y tumalikod ng walang pagsisisi. Siya'y tumalikod ng walang hangarin na iwanan ang lahat alang-alang kay Kristo. Siya'y tumalikod patungo sa kanyang kapahamakan. Ang lalaking ito ang monumento ng katotohanan na kahit na ang isang tao, nasa kanya na ang lahat sa mundo, kung wala siya kay Kristo, wala rin siya tinanong. He went away. Last but not the least, the concluding remarks. Pagkatapos na mangyari ito, nagkaroon ng pag-uusap si Jesus at ang kanyang mga alagad. Ang unang-unang bagay sa remarks, no? So summarize lang natin ay yung tinatawag na man's inability. Ang tao bilang walang kakayanan na iligtas ang kanyang sarili. Diba? Sa talatang 23 at 25, tinan natin sa kanya. At sa pagtingin ni Jesus sa palibot, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad na napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa karirang Diyos, talatang 25. Mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayong kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa karirang ng Diyos. Wala tayong panahon para pag-usapan yung mga detalye ng kamelyo na yan na sinasabi ko nila. Meron daw middle eye na kung saan pumapasok daw doon ang mga tao, parang kuweba na. We have no time to discuss those things. Pero ang gusto lang sabihin dito ay ang katotohanan, no? Na ang lalaking ito at ang sino man sa atin dito, hindi natin kaya niligtas sa atin. Isipin nyo, nagkaroon ng reaction dito yung mga alagad. Di ba? Ano yung reaction ng mga alagad? Who then can be saved? Eh, sino ngayon ang maliligtas? Bakit? Kung ang isang lalaki ito na mayaman at gusto pumunta sa langit, no? At mayaman na siya, lahat ng pabor ng mundo nasa kanya na, hindi siya tulad ng mga mahihirap na tulad namin na maraming iniisip sa araw-araw ang mga kailangan, eh hindi pa nakapasok sa kaharian ng langit. Eh gaano pa kaya kami? Sa isip ng mga lalaki, kaya sinabi nila, sino pa ngayon ang maliligtas? Pero gusto sabihin dito ng Panginoon, gusto niyang ilatag sa atin o ilahad sa atin ang katotohanan ang kaligtasan na hindi kailanman matatamo sa paraan ng tao at sa kakayahan ng tao. Ang ating moralidad, ang ating kabulihan, ang ating magandang reputasyon, ang ating magandang katangian, kailanman ay hindi makaaabot sa pamantayan ng kasakdalan na hinihingi ng Diyos. Ang kaligtasan ay biyaya lang. Kaya nga nung sabihin ng mga alagad dito, sino pa ngayon ang maliligtas? Ano sabi ng Panginoon sa Kristo sa kanila? Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ang mga bagay ay imposible sa tao,
ay posible. Ang kaligtasan ay biyaya lamang. Kaya ito posible. Hence, at every point, man is dependent on God for salvation. And that grace is manifested and fulfilled in the life and work of Christ. Wala sanang, walang puwang dito para sa isang pusong hati sa usapin ng pagtugon sa biyaya ng Diyos. Ang totoong pananampalataya ay tumitingin lang kay Kristo at hindi iniisip ang ibang bagay. Diba? Kaya tulad ng kinanta natin ng makaraming ko, nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling. Man's inability to enter God's kingdom. Pangalawa at panghuli, multiple interests for those who enter in God's kingdom. Multiple interests. Ang tugon ng pananampalataya, minsan nangangahulugan ng sakripisyo. Ang sakripisyo ito, minsan ay nauwi sa pagkawala ng iyong mga kaibigan, ng iyong barkada, o maaari ng iyong mga kinikita na malaki sa pamamagitan ng maling paraan, o ng iyong pamilya, maaari lumalayo sa iyo, o maaari mawala yung comfort mo, o maaari mawala yung buhay mo. Yan ang sinasabi po ng salita ng Diyos. May mga panahon mangyayari yan, alang-alang sa pagsunod mo. Pero anong sabi ni Jesus sa verse 29-30? At sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iiwan ng bahay o ng mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita ang hindi makatatanggap ng 100 ulit ngayon sa panahong ito ng mga bahay, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at anak at mga bukid ng may pag-uusig at sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. Ano sinasabi ni Jesus? Jesus was simply saying, He shall never forget your sacrifices and following Him. Hindi niya kalilimutan ang anumang sakripisyo na ginawa mo sa pagsunod mo sa Kanya. May mga panahon nangyayari yan, pero kung ito'y ginawa mo, alang-alang sa pagsunod mo sa Kanya, may inihanda siyang gantimpalang maka-100 ulit sa kung ano meron ka na nawala ngayon. Yan sinasabi. Diba? Ibig sabihin nun, isang gantimpalang hindi pwedeng sumatin. Isang gantimpalang walang kapantay. Isang gantimpalang nakatangi ngayon at sa darating na panahon. Bakit sinabi ngayon at sa darating na panahon? Kung ikaw ay Kristiyano na ngayon, yung kaligtasang tinanggap mo ngayon ay sapat na. Sapat na yan para mabuhay kang normal, para maging masaya ka, para gawin mo ang mga bagay para sa kanyang kaluwalhatian. Sapat na ang kaligtasan. Sapagat yun naman kailangan, ayun ang pinakamatinding kailangan ng tao. Pero, hindi lang yun. Hindi lang yung kaligtasan ang binibigyan niya. Ngayon, higit na lulubusin niya ang pagpapalag ito sa darating na panahon. Ayaw ko kung nabasa niyo yung isang Aesop's fable patungkol sa isang asong lobo, yung wolf, at sa isang ibon na patawagin ay crane. Ano yung crane? Mahaba yung muso, mahaba yung paka. At minsan, ito pong asong lobo, mabangis yan, ng wolf, eh, kumakain o, kinakain niya yung napatay niya ng hayop na, kung ano man yun, kinakain niya, kahit siya, nagpipiesta siya sa pagkain, yung tinik, bumara sa kanyang lalamunan. At matindi ang sakit. At nagngangawa sa sakit. At gusto niya maalis, kaya lang hindi maalis dahil nasa lalamunan niya ito. At alam niyo, ginawa niya, kinausap niya yung mga hayop sa kanyang sa paligiran. Tulungan niyo ako, bibigyan ko kayo ng gantimpala kapag ka natanggal niyo yung tinik sa lalamunan. Eh, wala namang kumangahas na tumulong sa kanya dahil alam nilang mabangis ito at sa lalamunan pa kung anong mangyari sa kanila. Ngayon, at last, yung ibon na patawagin ay crane ay sumayo at tanggalin niya
yung tinik sa lalamunan. Mahaba kasi yung kanyang ano eh, yung kanyang tupa. So, ipinasok niya ang kanyang ulo, at sa pamamagitan ng kanyang mahabang tupa, pinangangan niya yung ano, yung wall, at pagkatapos, pumasok siya doon sa pumangahan ng wall, at pamamagitan ng kanyang tupa, ay nakuha niya yung tinik! Siyempre, anong pangako ng wall? May kapipala, di ba? Sabi nung Ray, o asan na yung aking regata? Kapipala. Sabi ng wall. Isipin mo, nakapasok ka sa bunganga ng wall? Ano na mangyari sa'yo? Hindi ba sapat na kapipala na yan? Ano nga naman yun, o? Ano niya mga kapatid? Kung tinanggap natin kaligtasan ni Jesus, sa pang na yun. Pero ang pinakamaganda sa Panginoong Jesucristo, hindi siya katulad ng wall. Bibigyan ka pa ng higit na pagpapala na hindi malirip ng iyong pag-iisip sa darating. Yun ang binasa natin. Di ba? Ang lahat daw ng handang mag-iwan ang lahat ng ito. Alang-alang sa pangalan ko ay tatanggap ng tig 100 beses. Ina, ama, kapatid, ano ba? Bukid o ano mang bagay. Ang ibig sabihin, pinangako ng Panginoon ang isang multiple interest. Hundreds pie in the sky in the world to come. Joy unspeakable. Isang buhay na walang katulad. Isang pagpapalang hindi maunawaan ang ating pag-iisip. Magtiwala lang tayo. Ibigay natin ang buong buo ang ating pagkatao sa Kanya. Sapagkat siya ang natin. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus. Trust. Ayun.